Panginoon, makinailan kaniyang halag. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga mapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahala Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumuspos sa obispong si San Carlos upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis ng anak mo para may pamalas namin ang kanyang mukha sa mundo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ang kasiglahan ang buhay na kaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo sa kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Magbuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso at diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon, ang mapagmataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na mapagpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw, Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing.
Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidamba na, taglay niyo ang aking diwa. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo, at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Kay gandang balik-balikan ng ating mga pagbasa ngayon, yung ating first reading at yung ating gospel, pareha silang walang nais sa atin kundi kabutihan. Pareha silang nagpapayo sa atin ng kabutihan. Ang sa first reading natin, "Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili." Sa atin namang ebanghelyo, pinapaalalahanan tayo na pag naghahanda tayo, aalalahanan natin yung mga hindi kayang gumanti pabalik sa atin. Ano pong ibig sabihin nito? Parehas po sa ating mga pagbasa, sinasabi na hindi porkit na kagawian na ay tama. Mas may mabuting hangarin ng Diyos. Mas may kabutihang magaganap kapag sinunod natin siya ayon sa payo niya sa unang pagbasa at sa ating ebanghelyo. Pinapakita din sa ating mga pagbasa ngayon ang kahalagahan ng pagiging mababang loob o humility. At isa sa mga pwede nating tignan sa aspetong ito ay si San Carlos Borromeo na ating ginaganap, na ating ginugunita sa ating misa ngayon. Ngayon ay kapistahan niya. Si San Carlos Borromeo ay isang tanyag, no? Sikat siya at galing sa maimpluwensya at mayamang pamilya. Pero hindi ito naging hadlang sa kanya upang maging mabuting tao. Nung naging pari siya,
unti-unti niyang tinalikuran yung katanyagan, kayamanan, at kaimpluensyahan. Mas lalong finokus niya yung sarili niya sa pagiging payak o simple, sa pagiging humble. At maaari tayong matuto sa kanya ng ganon. Bakit kamo? Dahil ho, mas magandang kunin yung gantimpala mula sa langit kaysa sa mula sa ating kapwa-tao. Dahil pag mula sa langit, ito'y mula sa Diyos, yung gantimpalang iyon ay hindi natin masusukat. Samantalang kapag dito sa lupa, gagawa lang tayo ng kabutihan dahil alam natin yung taong ito, pwedeng may maibigay sa atin, hindi ho tama iyon. Maaring nakagawian na, subalit hindi nangangahulugang tama. Sa mata ng Diyos, pinapayuhan niya tayo na tayo maging matutong magpakumbaba, na tayo matutong umalala sa ibang tao, hindi lang ang ating pansariling mga iniisip. Sa pagpapatuloy ng ating misa, ating alalahanin lahat ng mga nangangailangan, lahat ng nagpapadasal sa atin, at lahat ng mga kapuspalad. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa Langit upang maging pagpapahayag ng malalim at tunay na pag-ibig ang kagandahang loob at pagiging bukas ng ating puso para sa kapwa. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin, Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway maging higit na mulat sa material na pangangailangan ng mga dukha at mga napapabayaang mga tao at mabigyan din sila ng espiritual na pangangalaga. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod bayan, naway maging madaling lapitan ng lahat at isaisip nila ang kabutihan ng kanilang nasa sakupan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga taong may problema sa buhay, naway makatagpo ng kapwa na handang tumanggap at tunay na makikinig sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Yaong mga nakatalaga ng kanilang sarili sa pangangalaga ng mga may sakit, may kapansanan at mga dukha, naway magkaroon ng tunay na diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway tanggapin sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Tahimik tayong manalangin para sa mga intensyon sa misang ito at para na rin sa ating personal na kahilingan. Panginoong Diyos, ibinibigay mo sa amin ang lahat ng mabuti. Tulungan mo kaming maibahagi ito sa iba, lalo na sa mga nangangailangan ng aming kalinga at atensyon. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Sa kabutihan.
amin alay sa'yo pasasalamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay na nasa iyong dambana, ngayong si San Carlos ay aming ginugunita, ipagkaloob mong dito'y aming pakinabangan ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan, pakundangan sa bigay mo sa kanyang malasakit sa kapakanan ng tanan, sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Carlos ay pinangrarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Yeso Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag ang pangangasiwa sa simbahan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kasama ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Carlos Borromeo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Lakas loob nating dasalin ang itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkulo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus,
ang tunay na mababang loob, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo at isubog at sibibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na November 7, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Sulat lamang po mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Niyahandog ng Capuchin Church ng Iloilo Pilgrimage 2024. Halina't tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama ating kadeboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Parish Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959 para sa iba pang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na malatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po
sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos ng may pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.